Hello mga ka-idol, it's me, Charcelin. Meron lang akong isishare ngayon na tips o idea kung paano ako gumagawa ng mga Bisaya version o parody. Oh no! O original na kanta. Yung original na kanta, sa ano na lang, sa iisang video ko na lang yun, sa kasunod na video na to. Unahin ko muna kung paano ako gumagawa ng Bisaya version o parody. Pero bago ang lahat ng mga yan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Sa hindi nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Pero bago ko ituro sa inyo kung paano ko gumagawa ng Bisaya version o yung parody, magsasample muna ako sa inyo. At kakantahin ko yung original na kanta ko na Ikaw Kasi, yung ka-upload ko lang. Eto, magsasample muna tayo, mga ka-idol. Para hindi naman boring, para manood kayo sa mga gusto ng mga kanta ko. Eto. Para sa inyo, mga ka-idol. Hinahayaan lang kahit labis na nasasaktan itong damdamin ko na labis-labis kong magmamahal. Hindi bali na lang, di naman ako yung boyfriend mo. Hindi mo lang alam, ikaw yung aking sinusulyapan. Gusto kita at hindi kita binubula. Nasasaktan lang ako pag may pumupuma sa iyong iba. Ikaw kasi pinapahanga mo ako. Ikaw kasi ang laging nasa isip ko. Ikaw kasi. Okay, mga ka-idol. Ito na. Ituturo ko sa inyo ang simpleng tips o idea sa pagsulat ng mga kanta na parody. Ito. Unang-una. Ito, sinulat ko talaga para hindi ko makalimutan. Yung step by step. Unang-una, paano ako magsulat ng kanta o parody? Eto. Mahalaga ito. Tandaan nyo ito, mga ka-idol. Importante talaga. Sa mga gustong magsulat ng kanta, parody or original, sa mga parody muna tayo. Sa mga parody, eto, tandaan nyo, magpakinggan nyo. Maghanap ka ng kanta na parin or OPM na gusto mong itono sa gusto mong isulat na kanta. Oy. Ito, maghanap ka ng pwede English, gawin mong Bisaya version. Yan kasi kadalasan yung ginagawa ko. Kung ano yung gusto mong kanta na parin na itono mo. Kapag nahanap mo na yung gusto mong kanta na itono, maghanap ka ng lugar kung saan walang istorbo. Saan bang lugar na walang istorbo? Halimbawa, palengke. Oh no! Nako, mali pala. Istorbo pala yung palengke, daming tao. Hindi pwede pag ganun na maraming tao. Dapat, example ganito, sa room ko, sa kwarto ko, walang tao kung isa. Wala talagang istorbo. Nakakapokus talaga ako kasi wala akong ibang marinig, walang destructive, walang maka-distract sa aking pag-iisip. Importante talaga yan. Pwede rin sa ano, sa saan bang probinsya, may mga bukirin,
yung tilaok ng manok lang nung marinig nyo. Pwede na yun. Sa ilalim ng puno. Na malamig, kasi malamig doon. Pwede rin doon para makapokus kayo. Tapos, ito. Pag andyan na lahat, nahanap mo na yung gusto mong itono, yung lugar, lokasyon, ibabasin nyo sa inyong karanasan para madali nyong mabuo ang kanta. Halimbawa, pag may karanasan kayo sa pag-ibig, karanasan sa kahirapan, o may kung ano yung nakikita nyo sa labas na kahit anong gusto nyo. Pero importante talaga yung karanasan para madali nyong mabuo ang kanta. Kung ano ang mga pangyayari, anong nangyayari sa kapaligiran o sa buhay nyo. Pero kadalasan talaga sa mga nagsusulat tungkol sa pag-ibig, para madali lang maisulat. Pwede rin sa ano, sa kahirapan. Ganon, pwede. Ito, ito pa yung tips. Kung gaano karami ang paragraph ng stanza o chorus sa napili mong kanta, ganun din karami ang isusulat mo. Oh, di ba? Naiintindihan nyo? Kung gaano, example, sa isang stanza, mayroong apat na paragraph. Dapat apat rin yung paragraph na masulat mo. Gayahin mo, gayahin mo kung gaano ka rami yung paragraph. Hindi lang sa paragraph tayo magbasa, ito. Kung gaano karami yung pantig ng bawat paragraph, yun din karami. So, pag nagawa niyo na yung ano, naisulat niya yung kanta, dapat yung pantig pantay talaga. Example ng pagpapantig. Ito. Word na sa Tagalog, iniiwasan. Gano'n ba yan karaming pantig? Iniiwasan. So, lima. So, limang pantig. Sa English, example, forever. Ilang pantig ba yan? Forever. Tatlo. So, dapat sa Bisaya, may Bisaya na word na tatlo din. So, alam nyo na yan, mga ka-idol, kung ano yung pantig. So, ano yung, kung gano'ng kadami yung paragraph sa stanza. Alam nyo na yan. Hindi naman yan, ito. Importante talaga to. About sa rhyme. Kasi, kapag sumulat ka ng kanta, parang tula yan eh. May rhyme. Hindi lang kagandahan ng laman ng mga lyrics. Dapat, meron ding rhyme. Ibig sabihin ng rhyme, magkatunog yung huli. O, ganun. Siguro, alam nyo na. Dapat, rhyme ang lyrics para magandang pakinggan. Siyempre naman, maganda talaga pakinggan kapag rhyme yung sinulat mo. Yung magkatugma, yung hulihan. Yan talaga ang, nagpapaganda ng mga lyrics. Nagpapaganda sa pag deliver. Ganun. So, ito mga ka-idol, meron pa. About sa pamagat. Dapat yung pamagat hindi kalayuan sa mga lyrics o hindi out of topic sa mga lyrics mo. Example, nagsusulat ka ng kanta about sa kahirapan. Siyempre, ang ipamagat ko tungkol sa kahirapan. Ano bang halimbawa na pamagat tungkol sa kahirapan? Example, mag-isip ako. Ito, buhay probinsya. Kasi ang buhay probinsya, kadalasan mahirap eh. Ito, yun na lang, buhay probinsya. Kapag yung pamagat mo, buhay probinsya, siyempre, yung mga lyrics mo, yung kinukwento mo na mga lyrics sa istansa, dapat about din sa probinsya, yung pagtatanim, yung pagtatrabaho ng yung paglilibor, yung paglilinis ng
bukiran, yung bukirin, yung ganun, ikakwento mo. Yun, dapat hindi ka out of topic. About sa ano, eto, sa pamagat, kapag karalasan kasi tungkol sa pag-ibig, kaya madali lang lagyan ng pamagat. Example, nagkahiwalay kayo ng ano mo, ng BF or GF mo. Madali lang yan bigyan ng pamagat. Hiwalayan, bakit? May mga tanong ganon, pwede mong ipamagat. So, para lang to sa mga baguhan na, yung mga marunong na magsulat, keep silent lang kayo. Sa mga baguhan lang, ituturo ko lang yung mga tips, yung idea. Ito, the last but not the least. At kung nabuo mo na yung kanta, dapat pakinggan nyo ng paulit-ulit. Kapag may nakita kayong hindi maganda, pwede nyo palitan na may naisip kayo na mas maganda pa doon na lyrics. O i-review nyo talaga para mas maganda yung kalabasan ng kanta. So yun lang mga ka-idol. Sa susunod kong video, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng mga original na kanta. Yun lang. Ito, i-review ko ulit. Ito. Yung mga tips. Dapat, kumukuha ka ng, maghanap ka ng parent song na pwede mong itono doon sa sinusulat mong kanta. Kasi parody tayo eh. Hindi pa ito original. Pangalawa, maghanap ka ng lokasyon na hindi isturbo. Oh, importante talaga yan. Ito ang kasunod. Ibabase ang lyrics sa pangyayari sa iyong buhay o sa karanasan mo para madali mong maisulat yung kanta. Ito pa. Kung gaano kadami yung paragraph ng stanza, ganun din kadami yung isusulat mo. Kung gaano karami ang pantig ng bawat paragraph. Ito pala kanina. Kung gaano kadami ang paragraph ng stanza, ganun din kadami. So, pag may apat na paragraph yung mga stanza, kasi mayroon tayong first stanza, second stanza, may third. Minsan nga, mayroong refrain, yung bridge. Gayahin nyo din kung ilang paragraph para hindi madili, hindi mas okay talaga para maganda yung kalabasan ng kanta. Ito. Tungkol sa pagpapantig ng kanta, ingat kayo, ingat talaga kayo dahil ito talaga pinaka-importante. Dapat magkatugma yung pantig. Pwedeng sumusobra ng isang pantig o kumukulang ng isang pantig. Hindi lang sumusobra ng higit tatlong pantig. Alam nyo na yan. In-explain ko yan kanina kung ano yung pantig. At ito, yung pamagat. Ingat kayo. Kasi yung pamagat, dapat yun yung parang summary ng ano eh, ng lyrics o yung buong kwento ng kanta. Yung pamagat. Kasi doon nakabase yung mga lyrics eh. Ito yung panghuli. Kapag nabuo nyo na ang kanta, pakinggan nyo na paulit-ulit, i-review ninyo kung alin pa, yung meron ka pa bang may dagdag na mas maganda o papalitan. Yun lang. So mga ka-idol, sana nagustuhan yung video na to. Sa mga hindi nag-subscribe, uulitin ko, paki-subscribe. Dahil nag-sample na ako kanina. At saka sa mga subscriber ko, thank you. Maraming salamat. At abangan nyo ang susunod kong video. And God bless.